Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Minsan, pagkatapos ng aking misa sa Mega Mall, bago pumunta sa parking, dumaan ako sa CR, at habang ako ay jumijingle, mayroong isang batang nakatingin. Pinapanood akong nawiwi. Ang hirap umihi ng may nakatingin, di po ba, no? Pero ihingi na ako, kaya tinuloy ko na. At umalis yung bata. Paglabas ko, nakita ko yung bata. Kausap yung tatay niya. Sabi ko, anak po pala ninyo yan. Opo, Father. Sabi niya sa akin, ang mga pari pala naihi din. Sabi ko, pakisabi niyo po sa anak niyo, napupo din kami. Ano po? Bakit ko po sinimulan ang pagninilay sa ganito? Kasi minsan, or nabalitaan po ninyo na ako ay nagkasakit, at may mga nag-message, ang pari pala nagkakasakit. Ang sagot ko ay namamatay din kami. Ano po? Ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Wag na wag niyo pong kakalimutan yan. Ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Pagkamisan, ang ating karamdaman ay dala na ating katandaan o kaya naman ay pamana ng ating magulang. Ano ibig sabihin ng pamana ng ating mga magulang? Dahil mahirap lang naman ang magulang namin, ang pamana sa akin ay diabetes. Di po ba? So, kanya-kanyang pamana yan. Pero ano po ang sabi ng Padre Pio? Well, ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang makakalimot magdasal at bawasan mo ang iyong pag-alala. Pray and do not worry. Madaling sabihin yan kung wala kang karamdaman. Pero kung wala kang karamdaman o pinagaling ka sa iyong karamdaman, tatlong bagay ang gusto ko pong iwan sa inyo. Kung wala kang karamdaman o pinagaling ka sa iyong karamdaman, tatlong bagay po ang aking anyaya. Unang-una, sana kung tayo ay pinagaling, sana kung tayo hindi nagkakasakit, patuloy nating binabago ang ating mga buhay tungo sa kalooban ng Diyos. Tungo sa kalooban ng Diyos. Hindi yung winawaldas ang buhay. Kung pinagaling tayo sa ating karamdaman, huwag na nating sayangin ang natitirang lakas o kagalingan na pinagkaloob ng Diyos. Ayusin natin ang ating mga buhay. Ano po? Palagi ko po itong sinasabi, kapag tayo ay may problema, tatlong bagay lang rin yan. Ano yon? Baka meron kang kasalanan, kaya ikaw ay nagdurusa sa iyong karamdaman. Baka lang. Baka lang. Kasi sabi naman ng aklat na mga awit, hindi naman lahat ng taong may kasalanan mayroong karamdaman, at hindi naman lahat ng may karamdaman may kasalanan. Pero magandang ipagtunan ng pansin, pag tayo ay may sakit, itanong natin, meron ba akong nilalabag na kautusan ng Diyos? Ikalawa, kung wala ka namang kasalanan ginagawa, ang pangalawang tanong daw po ay, meron ba akong hindi sinusunod na pinagagawa ng Diyos? Have I been disobedient to God? It doesn't mean kasalanan yung iyong ginagawa. Pero baka merong kang hindi ginagawa. Merong pinagagawa sa iyo ang Diyos. Pagkamisan, yung ibang tinatawag na Diyos sa isang bokasyon, dahil hindi sila nakikinig nung sila'y masagana, hinahayaan ng Diyos na magkaroon sila ng karamdaman upang marinig nila ang Diyos. Yan po na isinasabi na isang manunulat na si C.S. Lewis, "Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God." Kung ikaw ay masaya, bumubulong sa iyo ang Diyos. Kung ikaw ay may sakit o may karamdaman, baka sumisigaw ang Diyos. Bakit sumisigaw?
kasi hindi ka nakikinig. Huwag nating kakalimutan yun. Kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Bakit sumisigaw ang magulang? Hindi nakikinig ang mga anak. Bakit sumisigaw si Mrs.? Hindi nakikinig si Mr. Bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, makinig. Makinig sa Diyos. Makinig. Ikatlo, baka tinuturuan lang talaga tayo ng Diyos. Na ano? Na maging matyaga, manalig, at sabi nga, huwag mag-alala. Tatlong bagay na magandang pagtunan ng pansin kung tayo may karamdaman. Pero balik po ako sa aking una sinabi, kung ikaw ay pinagaling, unang-una, gawin mong higit na mabuti ang iyong pagkatao kumpara na ngayong kahapon. Ang unang pagbasa, yun ang sinasabi. Ikalawa, matuto kang magpasalamat. Matuto magpasalamat. Ang problema natin ngayon, masyado tayong entitled. Feeling natin, kagagawa natin, kaya tayo malusog. Pero pag tayo may sakit, kagagawa ng Diyos. Parang hindi naman tama yun. Ano po? Pag tayo malusog, magpasalamat. Learn to be grateful. As many times I have said this, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Ano po yung pangatlo na sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo lang tinatama ang mali, hindi ka lang marunong magpasalamat, magpahayag ka. Learn to share the good news. Ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, sa ibang kapwa. Share the goodness of God to other people. As many times I have said this, live your life well. You might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only person that looking that they are watching you and you might be the only Bible they are reading. Ipahayag, ipahayag. Pero ano pong hamon? Ano pong hamon ng Ebanghelyo? Ang hamon ng Ebanghelyo ay hindi ka lang nagbabago ng buhay, hindi ka lang marunong magpasalamat, hindi ka lang nagpapahayag, kundi sana itinatalaga natin ang ating mga sarili sa Diyos. Itinatalaga. Ibinagkakaloob natin ang ating sarili sa Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, to whom shall we go? Kanino pa ba tayo pupunta? Kanino pa ba tayo pupunta? Kung natagpuan na natin ang Diyos, huwag na tayong maghanap ng ibang Diyos. Sapagkat alam natin ang Diyos ay naging tapat sa mga panahon na hindi tayo naging tapat. Ang Diyos ay naging mapagmahal sa mga panahong hindi tayo naging mapagmahal. At ang Diyos ay mapagbigay kahit hindi tayo nagdadasal. Inuulit ko po, patuloy na baguhin ang ating mga pagkatao. Make ourselves better today than yesterday. Second, be grateful. Matutong magpasalamat. Third, learn to proclaim. Magpahayag. Ipahayag ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos sa iyo. At ang pag-apat, ito ang pinakamahalaga. Hindi lang building ang tinatalaga. Ang tinatalaga ay ating pagkatao. Learn to dedicate yourself to God. Amen.